Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, February 26, 2022. As of 8 a.m. nga today, no, ito nga pong ating weather system. Ang umiiral po sa ating bansa ay yung Northeast Monsoon ay nakaka-apekto po yan dito po sa malaking bahagi ng Luzon. At may mga posibilidad nga na mga mahihina at katamtamang pag-ulan dito po sa may mga lugar ng Ilocos Region, sa may Cordillera, sa may Cagayan Valley, and rest of Central Luzon ay may mga posibilidad na maranasan ng mga isolated rain shower dahil nga po yan sa ating Northeast Monsoon. At mararanasan pa rin ng ating Luzon area, no, ng Northern Luzon, ang malamig na panahon. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila, no, makakaranas po tayo dyan ng mga posibilidad na pag-ulan dahil nga po sa localized thunderstorm. Iba yung pag-iingat, ano, sa ating mga kababayan, lalo in times of a severe thunderstorm, may mga posibilidad po ng pagbaha. So dumako naman tayo dito sa may parte ng Visayas area kung saan nga, no, ang nakaka-apekto naman sa atin yung Easterlies, maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. So asahan po natin dyan yung mga bigla ang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po meron tayong maninipis na kaulapan na nakikita dito sa may parte ng Mindanao area. Dito naman sa may Palawan, wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na posibleng magpaulan sa may Palawan. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, no, ito nga po ay nanggaling sa global forecast system na meron nga po tayong posibilidad na isang sama ng panahon na papasok sa ating bansa sa darating na March. So ito nga po, titingnan natin by February 27, mapapansin natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan na mararanasan dito nga po sa may parte ng Mindanao at eastern section ng Visayas. At by February 28, makikita nga natin, no, yung paglakas nitong Easterlies. Ito nga po ay magdadala na ng malinsangang panahon sa may parte ng Mindanao. At pagdating naman ng March 1, makikita nga po natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng Easterlies. So asahan na nga po yung malinsangang panahon sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at ng Palawan. At pagdating naman ng March 2, makikita po natin, ano, yung makakapal na kaulapan na yan. Ito nga po yung ating Easterlies na makaka-apekto na sa may eastern section ng Visayas at Mindanao maging sa may Palawan. At pagdating naman ng ating March 3, makikita nga po natin yung tuloy-tuloy na paglakas nitong Easterlies ay aabot na nga po hanggang dito sa may Bicol Region at hanggang Metro Manila. At pagdating naman po ng March 4, makikita nga po natin, no, sunod-sunod nga po na makakapal na kaulapan ang posibleng makaapekto sa ating bansa. Asahan na po natin yung tuloy-tuloy na mainit na panahon at yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By March 5, mapapansin naman natin by March 5, may posibilidad po tayong low pressure area na papasok sa ating bansa. At ito nga po ay andito sa may eastern section ng Mindanao. At by March 6, makikita nga po natin yung low pressure area ay magpapaulan po yan sa may Mindanao, maging sa parte ng eastern section ng Visayas at aabot po yan hanggang sa may Palawan. At pagdating naman ng March 7, mapapansin nga po natin itong low pressure area ay andito lamang po, no, sa eastern section ng Mindanao. At pagdating po yan ng hapon ng March 7, makikita natin dito po ayon sa global forecast system, ito nga po ay may posibilidad or may chansang maging isang tropical depression. Pero sa ngayon nga po, medyo mababa pa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At ulitin po natin, ano, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. So dahil malayo yung ating range ng ating advanced weather forecast, malaki pa po yung posibilidad na magbago yung nakikita natin sa ngayon. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin, ano, yung posibilidad na mangyari dito sa binabantayan natin sa mga ng panahon. Ito po ay ayon sa global forecast system
But ayon naman po sa European Centre, ito naman po ay isang low pressure area lamang na posibleng makaapekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.